Kadishi. For now, we just ipapakita ko sa inyo kung paano ba ginagawa yung itak. Kasi merong maliit na shop yung ate ko at yung kuya ko at sila ay gumagawa ng itak. So, gusto ko lang i-share sa inyo, mga kadishi, kung paano ba gawin yun itak kong mula sa umpisa hanggang sa ito ay ma-deliver nila. So, samahan niyo po ako at abangan niyo kung ano paano ba gawin yung itak. Okay? Mga kabisi, ito po yung ginagawa nilang itak. So ayan po yung tawag po dito ay mulli. Ayun. Kasi mahirap lang kami, so ang paggawa ng itak mano-mano lang. So ayan. Niluluto muna yung bakal, mulye. Ito po yung masasabi kong pinakamagaling na panday sa bayan. Dito po sa bayan ng Sipukot. Siya po ang aking bayaw. Siya po ang may-ari nitong maliit na negosyo namin dito. So, ayan po, mga kabishi. So, ayan po, parang hinahati-hati muna siya ng ganyan bago siya ma-form na itak. Medyo delikado po siya kasi alam mo yun, yung apoy po eh. Ayan, mga kabishi. So, ito na po yung nung nabiak na po yung bakal at na-form na po siya na itak. So, ayan na po. Iba-ibang size po siya. Meron pong ito maliliit. Meron naman yung mga medyo tama na yung haba. So, ayan. Ayan na po yung pinakita ko nung una. Ayan na po yung kanyang nayarian na itak. So, meron pa dito. Ito naman po yung yung tawag taluban. So, yan po. Yun po, pag nalinis na siya, ito naman lilinisan at dito siya ilalagay. Meron din dito, yung medyo mahaba-haba na yari. So, ayan. Ganun po, medyo matagal po yung proseso ng paggawa ng itak. Tinatawag na kaluban ng mga maliliit na yari. Ito nga mga kabishi. So, ito yung tinatawag na pangpulo. Yan, ito yon. So, pagkatapos nito, ang mangyayari is so, ganito na po siya mga kabishi. Malapit na siyang matapos, mga siguro isang araw pa to. So, ayan na yung may pulo na siya. Ang susunod dito is saan siya lalagyan ng kaluban. Ang kaluban niya ay ayun. So, ayan po. Ito yung mga kaluban din. Makadikit
Ayan. Actually, di pa siya finished product ng kaluban kasi lalagyan pa siya ng design. Katatapos lang lagyan ng varnish. Ayan. So, ayan po siya. Iba-ibang size naman siya. Ito wala pang... Ayan. Ayan na, malapit na siyang maging pera. Ayun na nga mga kabichi, nandito na tayo ngayon sa pag-uukit. Ayan ang uukit. Papakita ko sa inyo kung paano niya ginagawa ang pagdi-design ng mga kaluban. So, ayan mga kabichi. Mga kabishi, at ayan may mga design na siya, almost done and ready for the delivery. Ayan, iba-ibang klase, iba-ibang size, iba-ibang design. So malapit-lapit na itong maging pangkabuhayan. Ayan, nilalagay na siya sa kanilang kanya-kanyang kaluban. Mga kabichi, tingnan nyo na. Ang ganda niya na. So, kasi nilalagay na siya kasi malapit-lapit na siyang i-deliver. Yun. Kita nyo. Almost done. Yan na po ang aming finished product ng aming mga itak, mga kabishi. So, just follow my page, my FB page, Apples TV, at tumatanggap kami ng order via online. At dito lang po yan sa Bayan ng Sipokot, Province of Camarinesor. Yun yung iba, hindi pa tapos na ukita ng kabishi. Ang apod niya na kayang kuya kami, ukit. In Tagalog. Design. English yan ha. Tagalog labor. Nga. Ha? Labor. Ano? Labor. Labor. Laboratory. So yan na nga mga kabisi. At sana ay inyong nagustuhan ang aming video na ito. Please like and subscribe mga kabisi. Yeah.
my head out the sunroof. I'm blasting off.